Masintabi nga pala sa mga masiselan. Lagi nga pala akong busy. Nung inasikaso ko na yung kusina namin, hindi ko na malayan na meron palang panis na kanit. Alam niyo ba, Sesi, sa Islam, tinuruan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag tayong magsayang ng pagkain. At kaya nga tayo nag-aayuno sa loob ng isang buwan para maramdaman natin kung ano ang nararamdaman ng mga taong hindi nakakakain. At para malaman natin ang bawat halaga ng pagkain. At isa na nga po dito ang halaga ng bawat butil. Alam mo ba, Sesi, ang mga ninuno natin na mga matatanda? Alam mo ba na sinasabi nila sa atin na kapag nagtatapon tayo ng kanin, yung kanin ay umiiyak? Nangangahulugan yun na dapat natin pahalagahan ang bawat butil. Sinasabi nila sa atin ang pagpapahalaga ng bawat butil. Alisin na natin yung pamahiin na yon. Hindi naman yun pamahiin, kundi pinapaalalahanan lang tayo kung gaano kahalaga ang bawat butil. At alam mo ba, Sesi, na ang pananampalataya natin sa pananampalatayang Islam ay sinasangayunan ang bagay na ito? Dahil ang pananampalatayang Islam ay tinuturuan tayo na huwag magsayang ng pagkain. Mababasa mismo natin sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na huwag tayong mag-israp. Pinagbabawal ang pag-iisrap. At yun nga po yung huwag tayong magsayang ng pagkain. Ipinagbabawal sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag tayong magsayang ng pagkain. Kung tutusin, Sesi, tayo ay maswerte pa rin dahil ang kapatid natin na mga Palestinian, wala silang makain. Tayo na binigyan ng kalayaan, binigyan at pinagkalooban ng kasaganaan. Huwag naman yun maging daan para tayo ay maging mapag-aksaya. Pinapakita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kapatid natin na mga Palestinian na sila ay mga naguguto. Nangangahulugan, Sesi, yan ng pagpapahalaga sa mga bawat butil. Alam mo ba, Sesi, kung maniniwala ka lang sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam mo ba yung mga sinasabi nila na ubusin mo yan, simutin mo yan dahil hindi mo alam kung saan dyan ang baraka ni Allah? Oo, Sesi, kapag umattend tayo ng seminar, sinasabi ng ating mga ustada ang pagpapahalaga ng bawat butil. Alam mo ba, kapag kakain tayo na salo-salo, sabi ng ating mga ustada, hindi mo alam kung saan doon ang baraka ni Allah, kaya dapat inuubos natin ang bawat butil nito. Dahil kapag nakuha natin o nakain natin ang baraka na nandoon sa pagkain na iyon, hindi natin alam kung saan idadaan sa atin ng lumikha ang baraka na ibibigay niya sa atin. Oo nga pala, Sesi, paano nga ba magluto ng panis na kanin o yung matigas na kanin na halos itatapon na natin? Ganito nga pala ang ginagawa ko, Sesi. Hinuhugasan ko lang ng mabuti ang panis na kanin. Pinipiga ko siya sa aking mga kamay. Pinipiga ko siya ng mabuti sa mga kamay ko hanggang sa maramdaman ng kamay ko na wala na yung madulas na kanin. At ganoon din sa matigas na kanin o yung sunog na kanin. Pinipiga-piga ko lang siya sa kamay ko hanggang sa maging magkadurog-durog na yung matigas na kanin at saka hanggang sa mawala na yung matanggal na yung itim na kanin. Lahat po ay pwede po natin masolusyonan. Yung panis na kanin, matigas na kanin at saka yung sunog na kanin. Pipiga-pigain lang po siya na pipiga-pigain lang po natin ng mabuti hanggang sa ito ay maging malinis at lumambot naman po ang matigas na kanin. Kaya kung makikita nyo, Sesi, ito ay nililinisan ko ng mabuti at pinipiga ko ng mabuti hanggang sa yung matigas na kanin ay lumambot at saka yung panis na kanin ay hanggang sa maramdaman ng kamay ko na wala na yung madulas na kanin. Alam mo ba, Sesi, na ginagawa ko ito halos magsasampung taon na? Inaamin ko, Sesi, na hindi may iwasan na tayo ay nakakapagsayang pa rin. Lalo na kapag tayo ay wala sa bahay natin at kapag hindi natin inaasikaso ang kusina natin. Ang mahalaga ngayon, Sesi, ay naibahagi ko sa iyo kung paano natin masolusyonan ang panis na kanin, matigas na kanin at sunog na kanin. Oo nga pala, Sesi, pagkatapos natin piga-pigain ang kanin, linisin ang kanin, kumuha tayo ng salaan. Tsaka, Sesi, syempre, hindi makukompleto ang paglinis natin ng panis na kanin kung hindi tayo kukuha ng salaan na may butas-butas na mga maliliit. Kailangan natin yung salaan na yan, Sesi, para nasasala niya yung mga maliliit na kanin. Tsaka, Sesi, hindi lang basta isa, dalawa, tatlong beses siyang hugasan.
huhugasan natin siya hanggat hindi natin alam na ito ay malinis. Mararamdaman kasi natin yan, Ceci, kung ito ay malinis na. Kung tatanungin mo ako, Ceci, kung ilang beses akong naguhugas ng panis na kanin, matigas na kanin, at yung sunog na kanin, para sa akin, Ceci, nakadepende ito. Kung ang kanin, Ceci, ay panis na panis, nakakapaghugas ako ng 5 beses. Kung ang usapan naman, Ceci, ay matigas na kanin, nakakapaghugas naman ako ng 2 o 3 beses. At kung ang usapan naman ay sunog na kanin, ganoon din, Ceci, nakakapaghugas ako ng 2 o 3 beses. At Beshi, pagkatapos kong maghugas ng panis na kanin, maghahanda naman ako ng bawang hiwa-hiwain para panggisa. Oo nga pala, Ceci, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kapag hinuhugasan pala natin ang kanin, Beshi, banggitin natin doon ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala na katulad ng Al-Fatiha, Suratul Ikhlas, Suratul Falak, Suratul An-Nas. At kung maaari ay banggitin natin doon ang Ayatul Kursi. At syempre, Beshi, bago natin gawin ang paglilinis ng panis na kanin, matigas na kanin o sunog na kanin, hindi mawawala ang ikhlas o ang tinatawag na niyat na ginagawa natin ang bagay na yon dahil naniniwala tayo sa Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag naniwala tayo sa Allah, ibibigay niya sa atin ang gantimpala ng ating paniniwala. Patulad na lang ng paniniwala natin na si Allah ay Qadir, makapangyarihan. At ang paniniwala natin sa kanya na siya ay Rahim. Nang kapag ganito ang paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay niya sa atin ang gantimpala ng ating paniniwala. Patulad nga ng ginagawa ko ngayon, Ceci. Kapag nagluluto pala ako ng ganito, Ceci, kinakausap ko si Allah sa puso ko. Sinasabi ng isip at puso ko na, Ya Allah, ikaw ay Kadir, makapangyarihan, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ang panis na kanin ay maging normal na kanin, na walang maidudulot na sakit. Ya Allah, ikaw ay Rahim, ang ganap na maawain at ganap na mapagmahal, na sa pamamagitan ng iyong awa at pagmamahal ay dinggin mo ako at gantimpalaan sa mga ginagawa kong mabuti para sa iyo. Alam mo, Ceci, hindi naman sa nagmamalaki ako, Ceci. Ilang taon ko na itong ginagawa, ngunit sa awa ni Allah at sa pagmamahal ni Allah ay hindi naman sumasakit ang tiyan namin o tiyan ng mga anak ko. Dahil nga, Ceci, bago ko hugasan ng panis na kanin, ay binabanggit ko muna doon ang Al-Fatiha, Suratul Ikhlas, Suratul Falak, Suratul An-Nas, at ang Ayatul Kursi. Oo, Ceci, habang hinuhugasan ko ang kanin, ay binabanggit ko doon ang A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasin khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum,
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم. Yes, Sensei, kapag naguhugas ako ng panis na kanin ay binabanggit ko ang mga aya na yan. Oo nga pala, Sensei, bago tayo mag-isa ng bawang, painitin natin muna ng mabuti ang kawali. Pag uminit na ng mabuti ang kawali, ilagay naman natin ang mantika. At kapag uminit na rin ang mantika, ilagay na natin ang bawang. Kapag ang bawang ay naging kulay brown na siya, Sensei, at naamoy na natin ang bawang, ilagay na natin ang inugasan nating panis na kanin. At syempre, Sensei, halu-haluin na natin ang panis na kanin sa bawang. Tapos, Sensei, ang pagluto pala natin o paggisa natin ng panis na kanin, bago natin siya lagyan ng tubig, siguraduhin natin na lutong-lutong mabuti ang panis na kanin. Makikita mo naman yan, Sensei, mapapansin mo naman yan kung paano maluto ang paggisa natin sa kanin. Mapapansin mo naman na luto na yung ginisa nating panis na kanin kapag nawala na yung tubig niya. O kapag yung kanin, yung panis na kanin ay dumidikit na sa ating aklo. At syempre, mapapansin mong luto na ang ginigisa nating panis na kanin kapag tipong parang tumutong na. At syempre, Sensei, kapag nakita natin na parang tumutong na ang niluluto nating panis na kanin, ilagay na rin natin ang tubig. Saka natin halu-haluin ng mabuti. At syempre, Sensei, hindi mawawala ang paglagay natin ng asin. At syempre, para sa mga iba na hindi istrikto, naglalagay sila ng magic sarap. O kung ano pa mang nagpapasarap sa lugaw. At syempre, Sensei, hindi makukompleto ang lugaw natin kapag walang itlog. At syempre, Sensei, ito na nga ang resulta ng niluto kong panis na kanin. Naging lugaw na siya. At sa pamamagitan nga ng pangalan at katangian ni Allah, ang panis na kanin na dapat ay itatapon na ay naging baraka. So, ganun nga, Sensei, ang pagluluto para sa panis na kanin. Nagustuhan mo ba ang ganitong mga video ko o ganitong mga content, Sensei? Pwede ba ako sa iyong makahingi ng like, subscribe, at pa-share mo na rin at i-click mo na rin yung bell notification para sa pagsuporta mo sa akin, Sensei, sa mga ginagawa kong mga video na katulad nito.